ang Tore ng Babel. Pagkatapos ng baha ay nagkaroon ng maraming supling ang mga anak na lalaki ni Noe. Ang mga supling na ito'y tumanda na rin at nagkaroon ng sarili nilang mga pamilya. Napuno uli ng maraming tao ang mundo, ngunit sila'y muling naging mga sarili at mapagmataas. Tayo ngayon ay malakas! Ang Diyos lamang ang nakalalamang sa atin! Tayo ngayon ay buo at malakas! Dapat walang nakalalamang sa atin maski ang Diyos! Humarap kaya tayo ng paraan para maging mas mataas sa Diyos? Tama! Hindi mabuti sa atin na maging sa ibaba nino man. Ano ang gagawin natin? Gumawa kaya tayo ng mataas na tore. Isang tore na abot sa langit. Magandang ideya! Ito ay magiging isang monumento at magpapakita ng ating kadakilaan. Simulan na agad natin! Sinimulan gawin ng mga tao ang tore. Ito'y binuo nila mula sa ladrilyo. Nang makita ito ng Diyos, alam niyang na wala na naman sa tamang landas ang sangkatauhan. Dahil dito, naisipan ng Diyos bigyan sila ng suliranin sa pamamagitan ng paggamit ng makalilitong mga lengguwahe upang hindi nila maintindihan ang isa't isa. Baka daga pa sa talaman na waraya. Bumakaw! Bumakaw! Baka daga pa sa talaman na waraya. Baka daga pa sa talaman na... Agarang nagkaroon ng pagkalito. Naririnig nila ang isa't isa ngunit hindi sila magkaintindihan. Dahil dito, itinigil nila ang paggawa ng tore. Di kalaunan ang syudad ay tinawag na Babel, na ang ibig sabihin ay pagkalito.